Mga kababayan, Happy New Year po! I hope na maging maayos, masagana, at maging matahimik at maligaya at masaya ang ating bagong taon ngayong 2020. Ngayon po, pag-uusapan natin itong design number 1. Kung makikita nyo po, ito po yung pang kortina na nahahawi. Ano po? Ito pong design number 1 ay maliit lang po ito, nasa mga 50 to 120 square meter, kagaya rin ng design number 2, itong yellow color na bahay. Mga cute po ito na mga bungalow na bahay na kung kayo po ay interesado na magaya at may patayo sa na bilang dream house po ninyo, ay pwede po ninyo makita yung mga larawan dito. Ito po palang number 3 na design, may kaibigan na tayong gumaya nito at gumastos po siya ng mga nasa 400 to 500,000. Itong design number 4 ay isa sa pinaka-cute at pinaka-gustong-gusto kong design. Okay, itong number 5 naman na design na bungalow ay masyado po siyang malapad, although mayroon po siyang parking, pero masyado pong malapad para sa akin yung bungalow design na ito. Yung number 4 at saka itong number 6 na design ay halos magkapareho lamang. Magkaiba lamang yung kanilang kulay, pero yung design ay halos parehong-pareho. 50 square meter po hanggang 120 square meter ang kaya nito. Itong design number 7 ay medyo malaki-laki po siya na klase ng bungalow. Ang ganda po ng kanya mga windows kasi talagang glass. Ano po? Itong design number 8 ay nai-vlog na po natin ito ng mga nakaraan. Isa sa mga pinakamagandang bungalow na gustong-gusto natin. Yung design number 9, maganda din po ito except na masyado siyang malaki. So nasa mga 150 to 200 square meter ang floor area nito. Pero meron po siyang mini terrace. Ito, maliit lang din po ito, pero kung titingnan natin sa larawan, dalawa po yung kanyang garage. So, ibig sabihin, medyo malaki po ito. Itong bahay na ito, yung design ng number 11, maganda din po sana siya. Kaya lang, pang ayaw ko ang kulay ng ano, yung gray at saka yung ganitong kulay. No? Pang simenteryo. No? Ito, napakagandang kulay ng bahay, yung combination. Yung sky blue at saka yung blue na buong, maganda po yan sa titingnan. Although yung kanyang bahay na yung kanyang bintana ay medyo makaluma. This one is a small house at kung titingnan mo po, yung kanyang roof deck ay ginawa niyang parang terrace. That's design number 13. And this one is European style na po ito na mga bungalow. Kung mapapansin nyo, may glass po sa bubong para additional na ilaw sa sikat ng araw. Maganda po yung design na ganun, ano? Yung may glass sa itaas na pwedeng makuha na ng ilaw pag-araw sa sunlight. This is design number 16. Maganda po yung design niya, very elegant tingnan. At may terrace po siya sa kanya mga window sa itaas, sa second floor. Yung kanya pong window ay naka-style po na parang window at the same time door. Ito ay isang bungalow type, European style pa rin, number 17. Number 18 na design ay ito po ay napakasimple lamang. Simpleng-simple lamang na bungalow type. European style pa rin po itong bahay ng design number 19. Kung mapapansin natin, ang simbahan, ano? And this is design number 20. Sa Pilipinas, bihirang-bihira ako makakita ng green na bubong. No? Baka siguro nagbe-blend na masyado kasi green na po yung paligid natin dahil sa mga punong kahoy at alaman. This is design number 21. Ito po ay European style pa rin. At medyo malaki po ang design na ito. Design number 22. Ito po ay malaki po siya na klase ng bahay. At elevated po siya. And this is another beautiful house. Blue house design. Nakasama din po ito sa mga design ng ating mga blue na house. May cladding na blue. May roof na may kulay ng bubong na blue. And this one is simple. Napakasimple po niya. Elevated po. At bungalow type. And last but not the least, itong number 25 na design ay kailangan po ng malaki-laking area. Kasi kung titingnan po ninyo yung design niya, medyo malaki po siya. Well, that's it. Thank you. I hope you like the list, mga kababayan. Thank you po.